it's very hungry. Name, no? 5 seconds. This is the train na ira-ride ngayon ng kupunan ng pag, ano dito ng si ng pero, Onic. Tol, pag ito na pull off ng ano? Pag ito na pull off ng Cignal. Grabe. Kakaibang shape to para exactly. Sa regular season. I'm sure may mga teams din na nanonood ngayon. Oo. And hindi mo i-question. Nagugulat kami guys, but we are not questioning. We are, just like you guys, are excited. How will it work? Yeah. Diba? So, ang binaka nakukuha mo talaga sa mga magantong klase ng lineups is ang bilis talaga ng wave clear na because you're really padding everything sa damage. Not entirely sure dun sa top lane, Balmond versus 1-1. Morea! That's what we like. Yep. Good steal coming in from Rhea dito. Big advantage ka agad doon at malaking kawalan para kay Wise. Oh. Makakatakas pa si Rhea. May bumati sa kanya. Hindi na rin mababatuhan ni Jay doon. Tapos, makakakuha pa ng Lito. Okay, massive sustain coming out from Cignal Ultra. Might be able to punish Dilar. Oh, Dilar! Dilar will begin there as the first blood is secured by the members of Cignal Ultra. Duelo, duelo, duelo. Sa early game, ang gusto dito ng Cignal Ultra. Onic Ph, I feel na kapag nakaramdam sila dito na kanilang momentum, mag-snowball, doon sila makakilos. Pero yung Cignal Ultra, sabi nila, sige, bawal kayo huminga. Tempo kung tempo para Cignal Ultra. And it's looking so well. I just realized parang ganda nung ano, Khalid tsaka Angela combo sa early game, no? Oo. Pag-arap mo, meron lang Angela na gano'ng sweep sa baba. And yeah, Hades is able to get his own buff even with Jay just dancing around towards him. So this is actually an early game lead established by the Cignal Ultra Squad. And Iyakno there, sustained by Imba DJ, masterful play just to go for the objectives and a kill. Yeah. And ito yung na-mention mo about dun sa pag-Sunny. Maraming choices ng Sunny but Hades misses that single vision. Nangyayari talaga yan. Pero na-mention mo about yung pag-Sunny. Before that, Kuya Shinbu, yung Angela pwede siya tumulong sa kahit ang lane and maapag-convert yun sa kills. As we saw dun sa may top lane, thing with Balmond is, isa lang naman ang dash ni Balmond and pag nagamit na yung Flaker, wala ang magagawa. Napwersa din yata siya ni 1-1 dito na mag-commit. Yakno now in a little bit of a trouble. Chujin, hindi ganun kalaki yung lamang. In fact, when it comes to levels, okay pa rin naman eh. Kailangan nila mambraso, tol. Kasi itong comp na to ng Cignal Ultra, kahit sabihin natin hungry comp to, double carry pa rin to ha. Okay. Bensanity. Speed boost. Yep. Twice there's going to be speed boost. He wants to sustain. No. Enough damage, but there goes Balmond. Iyakno drops his own ultimate. And at least yon. Tuluyan si Bensanity. So maybe yung nakikita nating weakness dito na masasabi kong mas weak link para sa Onic Ph. Not because of the player, but because of the nature of the hero, so Carmilla versus this Rhea lane sa may bottom lane na Thams. Thams can really help a lot sa mga teamfights natin. Kasi nakuha agad ng Cignal Ultra yung dalawa din ang side ni Khalid. Tapos bigla nilang ginawang 1-1, tapos yung Thams. So solidified agad yung side lanes dito ng Cignal Ultra. So yung Onic Ph, kahit maganda yung kanilang combo sa kanilang carries or yung kanilang hyper carry, yung kina-funnel nila, yung side lane sila dito medyo payag compared to Cignal Ultra. Well, pabantayan natin kasi ito na yung teamfight as they converge. Remember na mas maraming katabi ang Rafaela ay mas rewarding para sa kanila. Mula sa likod ng Galaxy si Dilar, nakakuha sila ng stun. That would open up some of the backlines dito ng Onic Ph para makabaka. Pero may sinaniba na kaagad dun yung Angela. Palapit kay Rhea, naging gate na lang bigla. Siyempre, yung ating Hilda. Gusto ko yung ano ah, pag Mamba out ng Onic Ph, kahit namatayan sila ng isang hero na Hilda, nakuha nila yung turtle at nakapag-mamba out sila safely. Tapos, second round na ng buffs ngayon. So, even when yung unang round ng buffs ay nanugi sila, recovery naman to. So, lamang pa rin yung Cignal Ultra when it comes to gold, but may trend ng recovery. Pag nakita mo yung ano dyan, yung gold grab dyan, may swing ka agad yan. Yes. Pabalik dun sa side ng blue. And Dilar, as well as the Balmond, si Iyakno sa may top lane, sabi nila, all we have to do is clear the waves. And we're set for days. Siguro ang tricky dito is paano nga ba controlin yung 1-1? Yeah. The question is, when is 1-1 online? Kasi feeling ko, with this lineup na double carry, sabi na natin pag nag-late-late game ang kate na Harith plus sa 1-1 combo. But when it comes to the mid-game, baka mas snowball sila dito ng Onic Ph. Ano nga? Again, alam naman natin na kapag naglagay ka ng marami-raming mga carry or core or farm-hungry heroes sa lineup mo, there's an inherent consequence, lalo na pag may na-starve. Kasi
dalawang kailangan hindi ma-starve eh, di ba? Oh. Punish mo kagad yung mga ganon. Flicker out coming in from Imoy Venus ngayon. Pero hinabo ni Hades dito. Drops the Zaman Force. Nice. Pinastock ni Paring J doon. Bumati rin si Paring Wise. Pero wala. Hindi mapigilan ng abante ng Signal Ultra. Lalo pa nandun si Imba. Bububuga ng kanyang mga pang-heart. Ng kanyang mga love waves. And that's it. Double kill is unlocked for Hades. Sabay nakakuha pa ng Calamity Reaper dito. 5 minutes in and oh big God. Power spike favoring Hades on this Harith. Surely maapag-push and surely makakuha ng kill sa may mid lane. I wonder kung ano gagawin ni Wise dito. Na-trap na ako po. Napaligiri nga rin pero siya pinakapatay. What? Nakuha si Wise. Double kill pa! La! Ayun lang! 3v1 yun! Ayun yung Lasonics. Hindi natin nakita masyado, no? Pero that was a 3v1. I think it was the crits then for Wise. You cannot really duel Wise yata as what? He goes in. And wala na yata pambato din. Nagamit na ni Ben Sanity yung kanyang ult kanina. The green dot is just up. Just like now, Onic na naman might be set on taking the second turtle of this game. Just like that, the swing is even out for the side here of Onic. Alam mo yung worst doon sa para sa side ng Signal Ultra? Binigay pa nila doon sa carry talaga. Yeah. And it's one of the mortal sins when you are wanting to control the early game. Mortal sin yun. Ano? Champion form wise na ba? Ay. Yun, oh, yung mga nare-reactivate, yung mga old gods, di ba? Ginigising mo yung mga natutulog na dragon eh. Yung ano? Oh, yung puso eh, no? Pinapakulo mo dito sa mga, alam naman natin yung mga old carries. Alam mo naman kung gano'n ka todo si Wise dati. I can remember his Gusion, his Esmeralda back in season 4, di ba? Tama ka dyan. Very willing to make the jump. Talagang nadali lang si Wise nung nadulas siya sa saging dun sa Cyclone. natapak ng Cyclone ay eh. I think the Onic Ph, ito kasi yun eh, parang dahil back-to-back runner-up sila, extra yung pagod para sa kanila. Mm-hmm. So the thing with championship, makapagod ka i-depensahan yung trono mo. Pero yung pagkapanalo, iba yung recovery, rejuvenation. Ano, the sobrang exponentially mas masakit, mas nakakapagod on the side of Onic Ph losing back-to-back sa grand finals ng MPL. At nag-show yon sa first two series ng Onic Ph. Oh, alright. Hades here. Activated the Zaman Force para makabalik. Actually, maraming nasook up na damage dito si Iachno. Pero hanggang saan, hanggang kailan, kahit may turtle buff pa yan, hindi na mahalaga. Apat ba naman na nanggaling mula sa Signal Ultra. Ganun, tatlo naman dito siya may baba para humabal kay Rhea. O may Venus na nakuha ng Tira. That's gonna be it. It's gonna be dropping his own ultimate. Habang nandun din at sumanib. Hindi naman pala sumanib. Pero habang nandun din yung ating Tom, she gets killed. Grabe yung juggle yung mga sa Onic Ph. So, nung nag-juggle yung Rafaela. Grabe. Kung tinalunan yun si Oh My Venus, tapos yun. Oh, no? Hi. He knows na may speed boost, whatever. Tapos, Wise gets a... almost gets the last hit. Kasi na-credit pa rin kay Dilar. Kasi may DPS pa rin. But... that was masterful and mukhang nagising nga talaga yung mga dragon, yung hedgehog natin, mukhang naging maladragon, yung scary hedgehog natin na sa Onic Ph. Sand Drew, naging Sand Slash. Oo, man, naging Sand Slash na. Diba? Mula sa, ewan ko, yun yung natin pinakamalapit sa Onic Ph for that part. 6-6! 22-20K. We have a very nice game here, probably. Okay. The one with the biggest swings in terms of gold. And quite marami-raming action ang inyong natutunghayan ngayon. Nakatulak na rin si Iachno doon sa may bandang taas. Wow. At nararamdaman na yung paparusa dito sa double core composition ng Signal Ultra. Not only that, ang anti-1-1 ng defensive item, Antikiras, now picked up by Balmond. It's gonna be really a problem for 1-1 to snowball now. And double flicker was burned mula kay Binsanity tsaka Imba DJ. Umaabante ngayon ng Onic kahit papano as they want to go down. There is Hades. They may spot it out. Pero andon si Iachno para kumuha ng cut. Wala nang no-jug si Imba DJ dito para sumanib na lamang habang pumasok naman si Hades sa gitnaan. Hinahabol si Dilar para makumuhos lang dyan. There's gonna be Oh My Venus doing what he can para makapagsustay para sa mga teammates niya. It's still gonna be that Carmilla going down habang si Wise kumuha rin naman at pa-follow up para kay Jay. Iachno Oh My V. Those goes for Imba DJ. Habol si Iachno dito. Ang bilis ng tutorial hero. Balmond. Balmond ba naman? Kaya mo yan, pre. Sige, tol. Makunat naman eh. Gillette Instant Replay, we are gonna see that very big fight. Patience from Iachno waiting for the best moment para mapag-ulti na ako na kill dun sa Khalid. Tapos si Carmilla ka lang yung maging exchange but Wise finds a good opening. Nakita natin yung Onic Ph. Naturally, malakas lang talaga sila sa state na to ng game. Yeah. Nine minutes in.
yung kanilang single core setup, the Yeast and Chain, alam natin na mas malakas ngayon. Signal talaga si ko paano nila i-deal itong, paano nila papatagalin pa yung laban. Remember ito, here's the deal eh. Hades is okay, di ba? Chujin, not so bad. But, Wise for more on the situation right now, he's doing really well. Yep, you got 501 on Hades. Ganda ng KDA. Pero lagi nyo titingnan guys, mas clear at mas magandang indicator yung level. Hades sits at 12, Wise sits at level 15. That is a lot of damage. At yun na tol. Nahuli. Double ulti. Sakit. Nakadikit pa si Hades doon. No. Pero lumapit si Hades. And wants to go all in. Ankle breaker. Omedwan palapit. Pero dulo na yun ng Zaman Force. Tapos is dueling up. Lumapit si Dilaw. Dito masyado maasim doon si Hades. Hindi niya natapakan yung Zaman Force niya. He doesn't get the reset. Pero kahit pa paano din mo niya na. Doon si Wise. Nang Thames. Tapos takbo na lang si Rhea. Habol si Iyak nung mananaga. Umiikot siya. Actually. Pero alam natin. Balmond yan. Mabagal-bagal. Hindi that's it. Mga 15,000 BP heroes sinahabol dito si Harit. Parang, magtataka, kaya ba to? At kitang-kita naman, the answer is no. But then again, Cignal Ultra, nanggigil sila sa pag-kill kay Wise. Wise na ako palang nag-kill. Yeah. The fact is, I think Onic-Ph are still happy with that exchange. Yeah, and I think the execution can be cleaner. Oh, naman. Hades, yung angle nung Zaman Force, hindi niya nasulit. Nanggaling siya dun sa dulo. Oh my kinulang videos. Yung ano reset dun sa timer ng kanyang, of course, Chrono Sheep, habang si Chuji naman nakuha yung kanyang crossbow of that. I like the itemization dito mula sa ating course. Oh, by the way, Cignal Ultra, you have to be careful with this. Pero, nag-dominance ice na ngayon si Jay. That's also a problem para sa ating 1-1. Really prepping up for this 1-1 in the end. Bensati, kailangan nilang mag-ingat. As good as it is, kahit pa sabihin natin tutorial hero to, well, pag na-ultian kayo niyan, game-changing instant yan. Damage eh. Tapos, ang laki ng chunk of damage yun. Nilapag na. Winwersa para makapag-clicker out si Imba DJ dito. Pero, that's really nice. Along with that pa. It's one thing na kailangan i-take note dito ng mga tropa natin mula sa Onic PH. So, that means, itong Lord ay importante para sa kanila. Kaso, biglang 5v4 na lamang ngayon ang Cignal. Ultra, kaso! Yun ang pinakaalalahanan natin. Bed Sanity, naging critical ang buhay. No, nasan yung Mountain Shocker na gamit na pala? Ultra. At of course, makikita mo ng alhatinan. Lagpas pa nga yung buhay dito ng Lord Enhanced. Pero hindi naman syempre, kailangan ma-reset yan. Crossbow of Tang, activated ngayon. Kinain lahat ng pamana doon. Yun na DJ, na maalam din si Oh My V. Sino pa ang susunod? Asan si Wise? Nakupo! Nakupot! Sunod! Anako at natuka doon! Taga-Cignal Ultra ngayon. They were able to get a wipe out against Onic PH with a minion wave. Here in the mid, there's Iyak. No, he can go for the wave clear. It's a disaster. Bigla, nagigil pa nga. At yun na. Walang minions? Meron. 12 seconds, may dumating na bagong it's minions. It's over. 9 seconds on to Jay. Oh, may Venus yung masusustain. Over. It's over. Kulang talaga yung damage. Then I would dare say, no? I think accounting for the Carmelia side lane. That is the headline. Cignal Ultra. That is the biggest, that is their major win in a long, long time. Taking one game away against Onic PH.